David, sigaw ko sa Seven at tinlaki ang mga mata ng driver. May kinuha siya sa bulsa niya at para akong tubig na makita ang barel. Barel? Hindi ako nakagalaw sa kinaupuan ko at nagsimula ng tumulo ang duha sa mata ko. Naramdaman ko rin nanginginig ang katawan ko. Patayin mo yung cellphone, peste na yan ha? Kung ayaw mong mapatay kita dito. Hindi ako makagalaw dahil kinakabahan talaga ako. Diliin niyang barel sa noo ko. Ano ba? Sabi ko, patayin mo. Agad kong pinatay ang tawag at agad niya namang inago sa akin ang cellphone. Bumalik siya sa upuan niya at sinimulan ulit ng paggumaneho. Hindi naman siguro malalaman ni Boss na ginalaw kita, di ba? Mas tumakas ang iyak ko sa sinabi niya, pero tumawa lang siya na parang baliw. Sumiksik ako sa gilid at pilita binuksan ang pintuan, pero hindi ko pa rin tumabuksan. Hindi yan mabubuksan, iha. Biglang umusok ang buong kotse at nakita ko nagtakip siya ng ilong bago gumisi. Para ako nahihilo dahil sa amoy ng usok. Umiikot din ang ulo ko sa hindi malamang kadahilanan. Sa wakas, sa tagal kong hindi nakatikim ng maputi, makinis at magandang babae, pero ngayon, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Tiyak na magugusta mo rin, iha, kaya huwag kang mag-arala. Akong bahala sa'yo. Para siyang baliw. Dahan-dahan akong pumikit at tawanan ng malay. Pero isa lang nasa isip ko, si David. Dahan-dahan ko minulat ang mga mata ko. Para akong binugbog dahil sa sakit ng katawan ko. Did I damn tell you to touch her? Narinig kong sigaw sa hindi kalayuan. Inikot kong mata sa paligid. Sobrang dilema talos wala na ako makita. Pero na lang sa isang pintuan na nakabukas at nakapasok ditong ino na galing sa labas. Nakatali ang dalawang kamay sa taas at ang pako rin. Hindi ko magalaw ang isa man sa katawan ko. Nakapikit ako nung malalang nangyari. Nagsimulang tumulo mga luha ko at hindi ko na mapigilang sumigaw. Tulong! Malakas kong sigaw at narinig kong pagtigil ang boses na narinig ko kanina sa hindi kalayuan. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Malakas kong sigaw hanggang sa napagod ako. Narinig kong malakas siyabag. Iningat kong tingin ko at agad ko nakita ang dalawang bulto ng lalaki. Matangkad na mga ito, malalapad din ang katawan. Dahan-dahan lumapit ang isa sa akin na mas talong nagpayak sa akin. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Sigaw ko sa kanya pero linang lahat dahil nakalapit ito sa akin. Kahit na hindi ko makita ang mukha nito, nararamdaman kong umisis yata ang matiyam niyang titik sa akin at ang mabango niyang pabango. Para ko na kuryente na humawak ang malaki niyang kamay sa pisngi ko. Humayo ka! Naiiyak kong ani. Naramdaman kong lumapit siya sa akin. Shh! I am not gonna hurt you. Para ko na kanya na maluwag nang lumayo na siya ng tuluyan sa akin. Sa kabilang banda, please, pakawalan niyo ako, please. Pagmamakawa ko sa kanila pero pagtawa lang ang narinig ko. Bring her to me in my office this afternoon. Narinig kong ani ng lalaki na siyang kaninang umaplos sa pisngi ko. Umalis ang lalaki at tumabas sa pintuan, kaya naman kaming dalawa na lang isang lalaki ang nakatayo sa harapan ko, ang natira. Ano bang kailangan niyo sa akin? Halos hindi ako makapagsalita dahil sa nginig ng boses ko. Kanina pa ako umiyak dito habang nakatali ang patkamay. Biglang sumindi ang ilaw at nakita ko kagad ang mukha ng lalaki. He is a tall man. Sobrang laki ng katawan nito. Ang mga namin itong maninipis at mga mata nitong nakatikim ang titig sa akin. Pero parang namumukhaan ko siya. Kamukha siya ni David. Napalunok ako nung umisi siya. Good question, isn't it? Maangas siyang tanong. Nagsimulang maglakad ng palikod at paharap. I only need one thing from you. To kill David so I can get the inheritance he got that I should have gotten. Tuloy-tuloy niyang ani pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Kaya napatigil ako sa pag-iyak. Salitang Italian ang sinabi ni Edward. Don't worry, because I won't kill you. After I kill David, I'll see you so you can be useful. Hindi kita maintindihan. Sabat ko sa kanya. Bigla siyang tumawa. Oh, I'm sorry. I forgot that you couldn't understand Italian word. Tawa niya. By the way, let me introduce myself first. I'm Edward, the cousin of your beloved David. Ngumiti siya na may pagmamalaki at saka ako nalalang sinabi ni David. At first, you're a job. Ginamit lang kita para makuha ang mana ko. But when I first saw you, I know that I'm falling for you. I cannot imagine my life without you because you are my strength. I only did that to make you safe. Edward, my cousin, wants to get my inheritance from my parents. At alam ko, nagpadala siya ng mga tauhan niya para manmanan tayo. One of my bodyguards said that Edward found out that I have feelings for you. Kaya wala ako ibang maisip na paraan kundi ang saktan ka at tumayo sa'yo. I promised myself that after I get my inheritance, at kapag napakulong ko na si Edward, ikaw naman ang ikukulong ko. Parang nag-recall sa utak ko ang sinabi ni David kagabi.
Nanlaki ang mga mata kong bumaling sa kanya. "You're the..." He cut me off. "Yes, yes I am." Ani at mas tumawag pang ngisi. "Isa lang naman ang kailangan ko sa'yo. Gagamitin kita para mapatay ko si David. Para makuha kung mana nakuha niya na dapat ay nasa akin na ngayon." Biglang umigting ang panga niya. Bakas ang galit sa panan ng pagsasalita niya. "Huwag kang mag-alala dahil hindi kita papatayin. Pagkatapos kong mapatay si David, ibibenta kita para naman may silbi ka." Biglang nanlabo ang mata ko pero hindi ko hinayaan na bumuhos ang luha ko. Ayoko makita yung nadala ko sa sinabi niya. Lumapit siya sa akin at tapapikit ako ng mata na bigla niyang hagan ng pisngi ko. "I'll be back." Aniya bago siya umalis at tuntumulo ang luha ko. Kailangan ko makagawa ng paraan para makaalis dito. Alam ko tutulungan ako ni David pero paano? Hindi niya alam kung nasan ako. Kung saan lugar to o address dahil kahit ako, hindi ko rin alam ang lugar na to. Ang alam ko lang nasa bodega kami dahil sa mga sako na nakaparibot sa akin sa hindi kalayuan. Inikot kong tingin ko at nakita ko ang bag ko malapit sa akin, kaya dahan-dahan ako lumapit doon. Napatingin ako sa paa at kamay ko nakatali. Paano ko kukuhanin yun kung nakatali ang paa at kamay ko? Biglang nagring ang cellphone ko kaya napatingin ako doon. Nakita ko ang pangalan ni David kaya bigla nanlalaki ang mga mata ko. Kiragat kong labi ko. Hindi ko magawang sagutin ang tawag niya dahil nakatali ako. Sigurado ako nag-aalan na siya sa akin ngayon. Ilang oras pa ako nasa ganong peso at naramdaman ko nang ihinang katawan ko. Dahan-dahan pumikit ang mga mata ko dahil sa pagod. Bigla ako napamunot ng mga mata nang narinig kong malakas sa kabog galing sa labas. Pagtingin ko sa harapan ko ay nakita ko nakangising mukha ni Edward. Para siyang baliwat na kadrugs dahil sa itsura niya. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa akin pero napansin ko pag-ewang-ewang ang lakad niya at ang tuloy na siya makalapit sa akin na amoy kong alak sa kanya. Kinabahan ako nang biglang tumas ang kamay niya sa bewang ko. "Lumayo ka!" Napapaos kong ani at para kong binuhusan ng tubig nang biglang kumawak ang kamay niya sa harap ko kaya nanlaki ang mga mata ko. Sumigaw ako ng malakas at pilit ako malma sa hawak niya. Pero sinampal niya ako ng malakas kaya napatigil ako at tuloy na nang tumulong luha ko. "Shhh!" Pagpapatahan niya sa akin at tumawa ng malakas. "Please!" I sob. Dahan-dahan lumapit ang mukha niya sa akin habang hinahaplos niyang mukha ko. "Hindi naman siguro magagalit si David kung gagalawin kita, di ba? Gusto ko lang malaman kung gaano kakagaling." Mababa ang boses niya. Tumutulang mga luha sa pisik ko at di ko mapigilan na mapapikit ng mariin ang humaplos sa mga kamay niya sa akin na natatakpan ng malaking shirt ni David. Akmang inalapit niya mukha sa akin pero biglang bumukas ang pintuan. Nahulog to sa sahig dahilan para makagawa ng ingay at nakaago ng pansin namin. Bigla ko lubahan ng loob na makita si David. Ang mukha niya hindi may bintat at alam kong malapit na siyang pumatay. His hands are clenched too. Tuloy-tuloy lang ang lakad at biglang nalaki ang mga mata ko na makita may lilabas siya sa bulsa ng pantalon niya na baril at tinutukoy yun sa amin. Napapikit ako at narinig kong pagputok ng baril na halos nabingin ako. Napamulit ako ng mata na bigla may humawak sa pulsuhan at sa paa ko. Napatingin ako doon at nakita si Donald at Gilbert tinatanggal ang pagkakatali sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. "Salamat! You're a demon! How dare you touch my woman?" Napabaling kaming lahat kay David nang narinig siyang sumigaw. Nakapatong siya kay Edward habang walang tigil ang pagsuntok niya sa mukha ni Edward na halos masira na dahil sa putok ng labi at mata nito. Dumadaloy din ang dugo na nanggaling sa mukha niya na dahilan ng pagsuntok ni David. "Walang hiya ka. I will kill you," David shout. His voice frustrated and mad. I saw how his body tensed while punching Edward in the face. Nakita kong pagtalsik ng dugo na galing doon sa mukha ni Edward papunta sa mukha ni David. Pero wala pa rin tuntigal sa pagsuntok kay Edward. Pinunasan kong luha sa pisngi ko at lumapit sa kanya. Niyakap ko siya sa lugaran pero hindi pa rin siya tumigil. "David, I'm okay." Kinuha kong kamay niya na sumusuntok sa mukha ni Edward at nakahinga ko ng maluwag nang tuloy na siyang tumigil sa pagsuntok. Nanginginig ang katawan niya nang tumigil siya. Biglang gumalaw ng baba taas ang balikat niya at alam ko umiiyak siya. Pinilit ko hindi umiyak pero hindi kaya ng mata ko. Kinuha niya ang kamay ko at nakayakap sa tiyan niya at naramdaman ko ang paghigpit niya doon. Mingit siya parap sa akin at mas talong bumungos ang luha ko na makitang mukha niya. Para siyang maamong tuta dahil sa kakahanap ng amo niya. Niyakap niya ako na mahigpit, kaya niyakap ko rin siya. I leaned on his masculine chest. "I'm sorry, I should have been..." Pinutol ko ang sasabihin niya. "Ayos lang ako." Ngumiti ako.
You saved me, David. Nanginig kong ani at pasiyaka pa siya na mahigpit. Ramdam ko kung paano huminahon ng kaba sa dibdib ko. Nanaramdaman ko kanina. Ngumiti siya at niyakap ako bago nalagay ang mukha niya sa balikat ko. Nanginig ang balikat at naramdaman ko ang pagpatak ng duha sa mata niya. Maya-maya pa'y tumaas ang tingin ko at nakita ko si Marvin na nakangisi habang nakatingin kay David na umiyak pa rin sa balikat ko. What's with him? Maangas ang talo ni Marvin at itinuro sa David. Naramdaman ko naman ang pagkaplo sa David sa likod ko at ang hagka niya sa balikat ko. Don't tell him. Bulong niya pa sa tenga ko. Umiiyak. I mouthed at Marvin and he laughed. Cry, baby. Marvin whispered before leaving. Sumunod naman sa kanya si Donald at Gilbert na hawak si Edward na walang malay. Nakarinig din ako ng siren na dunog sa labas. Kumalas ako ng yakap kay David. Pinanasan ko luha sa mga mata niya bago ako siya hagan sa labi. I love you. Ani ko tinitigan siya sa mga mata. Bigla siyang nawalan ng reaksyon at di siya gumalaw habang nakatingin sa akin. Kumurap-kurap pa siya bago itabi niya ang ulo at girgat ang labi at pilit niyang tinatago ang ngiti kaya napapangiti ako. Bigla ako nagulat nang salubungin niya ng hagan ang labi ko pero kalaunan napangiti rin. Para akong bata na makarating kami sa ospital dahil kay David. Halos hindi siya gumalaw habang nakatingin sa akin. Kumurap-kurap pa siya bago itabi niya ang ulo at girgat ang labi upang pilit niyang tinatago ang ngiti kaya napangiti ako. Bigla ako nagulat nang salubungin ang hagan ng labi ko pero kalaunan napangiti rin. Para akong bata na makarating kami sa ospital dahil kay David. Halos hindi niya na ako pagalawin o pagsalitain. He is worrying too much. Ayaw niya akong paglakanin at palagi niya ha akong binubuhat kapag may kailangan akong kunin. Nasa kwarto ko ngayon ng ospital. Kasama sila ni Ate Lauren at Rika at si Kit. Tumawag sila Ate Rika kanina at sinabing punta na raw sila dito. Tinawagan ko na rin si Iris at Rika kanina. Kinuwento ko sa kanila lahat kung paano ako napunta rito, bakit ako nadamay at bakit ako nagkaroon ng asawa noon. Nagulat sila at tagtampo sa akin. Si Rika dahil hindi ko raw sinabi sa kanya. Pero eto siya ngayon sa tabi ko. Kung ano nung sinasabi at pinaparinggan ako. Ganyan tayo eh. Tsaka lang sasabihin kapag huli na ang lahat. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa kabaliwan ni Rika. Sanay na ako ganyan siya kapag may hindi ako sinasabi sa kanya ng maaga. Hindi ko tuloy nalaman kung saan sila nag-date. Dinig kong sabi niya. Napabuntong hininga na lang ako at tinayaan siyang magparinig hanggang biglang kumulong tiyan ko na nasa labas si David kasama mga pinsan na nagre-report sila ngayon sa polis. Gusto ko nang kumain. Ilang minuto pa ang lumipas at lumabas na sila Ate Nika, Kit at si Rika. Paglabas sa paglabas nila ay pagpasok naman ni David sa pintuan. Biglang nagdiwanag ang mukha ko at tumayo sa pagkakahiga. Bigla siya nataranta at mabilis na lumapit sa akin. Baby, don't run. Malambot niyang sabi pero hindi ko siya pinakinggan at pinalibot ko ang kamay ko sa bewang niya para yakapin siya. Nalagay ko ang mukha ko sa matigas ng dibdib. Nagugutom na ako, David. Bulong ko. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya. I already asked Gilbert to buy you food. He will be here after a minute. Ani at tinaplos ang ulo ko. Nayo po ako at pinaupo niya ako sa kama. Tinitigan ng mabuti ang mukha ko. Does your head hurt? Malambot niyang tanong habang hinaplos ang mukha ko. Nakatingala ako sa kanya habang ako po at siya naman ay nakatayo. Not really, pero yung pisngi ko masakit. Ani ko sa kanya at nakita ko ang pagtiyem at pagseryoso ng mukha niya. Para talaga siyang papatay ng tao dahil sa reaksyon niya. Yumuko siya at hinagkan ang pisngi ko. The doctor said that you're not injured, but still he still hurt you. Pumikit siya ng mariin. Kinuha ang Kit na nasa tabi namin at taupo sa harapan ko. Sinimula niyang gamutin ang sugat ko sa pisngi. Nakatingin lang naman ako sa kanya habang ginagawa niya to. Paminsan-minsan nagkakasalubong ang mga mata namin. Bakit marunong ka maggamot na sugat? Nagtatakang tanong ko. He is pampering me habang ginagamot niya ang sugat ko. Hindi ako nakakaramdam ng sakit. Ang pagdampi ng mga kamay niya sa pisngi ko, napakalambot na para bang ayaw niya akong masaktan. Sumulyap muna siya sa akin bago hagan ng labi ko. My dad used to teach me on how to clean and he'll wound when I was a kid. He explained. Napatango-tango naman ako. Nang matapos ang paggamot niya sa sugat ko, agad siyang yumakap sa bewang ko. I was worried about you.
I'm losing my mind when I was trying to call you, but you're not answering it. But thanks to Gilbert, he tracked your phone, kaya nakita namin kung saan ang address mo. Magbabayad sa akin si Edward sa ginoong paghawak niya at pagsaktan sa'yo. Madiin niya ang sabi. I love you, David. Bulong ko. Naramdaman ko ang pagiti niya. I love you too. Do you want to take a shower? Tanong niya kaya pinalo ko siya sa likod niya. Alam ko yung nasa isip mo. Gumuso ako but he just chuckled. Humiwalay siya ng yakap at pinataka ng hagdan ng labi ko. Tumingin siya ng mariin sa mata. Let's get married. Seryoso niyang anit na hulog ang pangako. Sa kabilang banda, kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Bumuntong hininga ako para ilabas ang kaba ko pero hindi pa rin nalalabas. I'm getting married. Napatingin ako kay Ate Lauren na hindi mapakali sa kinatatayuan niya. Parang siya pa yung mas kinakabahan kaysa sa akin. Bumaling ako sa harap ng malaking pintuan at tagbuga ng maras na hangin. I can do this. Pumikit ako ng mariin, hinintay ang hudyat. Nang marinig kong pagbukas sa malaking pintuan, agad kong idilitat ang mga mata ko. Agad na napaupo at napakontingin kay David nang inasa gilid ng altar. Ngumiti siya na nagtagpo ang mga mata namin. I smiled back. Nakita ko ang pag-agos ng luha sa mga mata niya at di ko na rin kayang pigil ang pangluha na umagos sa mga mata ko. Agad ako naglakad nang marinig ang tugtog. Like I'm Gonna Lose You by Meghan Trainor. It is one of my favorite songs. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. Habang naglalakad ako, naalala ko kung paano ko siya sinagot sa araw na yon. Flashback. Let's get married. Seryoso niyang anit na hulog ang pangako. Hindi ako nakapagsalita ng ilang segundo. Na makapag-adjust ako, peke akong tumawa. Ha, David, gutom lang yan. Tara na at ako rin nagugutom. Inawakan ko ang kamay niya para sana aalis, pero inawakan niyang braso ko at pinigilan ako. Bumaling ako sa kanya. Nakita kong seryoso pa rin ang mukha niya habang nakatingin sa akin. I'm serious. Pati ang boses niya seryoso din. Napadulok ako. David, walang oras para magbiroan. Tayo dito pero kung seryoso ka rin naman, eh yes. Yes, I will marry you. Nakangiting ani ko. Nakita ko kung paano nagliwanag ang mukha niya. Agad niya ako niyakap at hinagyan sa buong mukha. Tumigil siya sa ginagawa. Tinitigan ako ng mariin. Are you sure? Baka naman gutom lang yan. Hinintay kong sabihin niyang joke lang. Pero wala, kaya natawa ako. Pinalo akong braso niya at malakas na tumawa. Nasaan ang singsing? Tanong ko sa kanya at napakamot naman siya sa ulo. I cut him off. Nagpapabrowse ka sa akin tas wala ka bilang singsing. Ngiwi ko sa kanya pero umati lamang siya. I love you. Flashback ends. Walking on moonlight, when you pulled me close, split second you disappeared and then I was all alone. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin lamang ako kay David. Ramdam ko ang titig na iba sa akin pero wala akong pakialam. Kay David lang ako nakatingin. I feel happy and contented. I woke up in tears with you by my side, a breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow. Tumingin ako sa kanya na may pagmamahal at ganun din siya. I remember on how we started. Naalala ko, kinasusuklaman ko siya dahil ginawa niyang miserable ang buhay ko. Ngunit pagkatapos na makilala siya, ginawa niyang makulay ang buhay ko. Palagi siyang nandiyan sa akin. Hindi niya ako iniwan. Kahit nasaktan niya ako, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Dahil sinaktan niya ako sa mabuting paraan. Sinaktan niya ako para sa buhay ko kahit na ayaw niya ako masaktan. Naalala kong pagkagan sa kanya, ang pagsalo sa kanya, pagyakap sa kanya, nakikipagtalo sa kanya, at pagsasabi ng mahal ko siya. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, cause we'll never know when we will run out of time. Nang tuluyan ako makalapit sa kanya, agad niyang hinawakan ang kamay ko. Pero nasa niyang luhang nasa pisngi at gumiti ng malambot. Baby, don't cry. Your makeup will be ruined. Parehas kaming natawa. I clutched on his hand at agad kaming naglakad patungo sa harap ng altar. Madaming sinabi ang pari sa umpisa. Dahil ito ay iyong layunin pumasok sa tipan ng banal na pag-aasawa. Manumpa kagamit ang iyong kanang kamay at ipahayag ang iyong pagsangayin sa harap ng Diyos at kanyang sambahan. Sabi ng pari, Fatima Trinidad,
Tinatanggap pa ba si David Castro maging asawa mo, maging bahagi ng iyong puso, magpakailanman, sa hirap at sa kasiyahan, sa sakit o katlusugan, at mamahalin mo siya magpakailanman, bilang sagradong ordinansa ng Diyos? Tanong ng pari at nagtango ako bago sumagot ni David. Nakita kong paglunok niya. I do. I said at nakita ko na kahinga siya ng maluwag. David Castro, do you take Fatima Trinidad for your lawful wife? To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Yes, I do. Agad na sabi ni David at di ko mapigilang mapatawa. Nagharap kami ni David at agad na kaming napangiti. Receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I, David Castro, take you, Fatima Trinidad, to be my wife. Ipinapangako ko magiging tapat ako sa iyo sa lahat ng panahon at sama-sama, sa karamdaman at kalusugan, na mamanin at paparangalan ka sa lahat ng araw ng aking buhay. Aniya habang sinusuot niya sa akin ang singsing, hindi ko mapigilang umiyak dahil sa saya. Kinuha ko ang singsing at ilagay din sa kamay niya. Receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I, Fatima Trinidad, take you, David Castro, to be my husband. Pinapangako magiging tapat ako sa iyo sa lahat ng panahon at masama, sa sakit at kalusugan. Mamahalin kita at pararangalan sa lahat ng araw ng buhay ko. Nakangiting sabi ko, you may now kiss the bride. The priest announced at wala namang hinintay na segundo sa David. Agad tinanggal ang belo sa mukha ko at agad akong hinagkan. He kissed me gently and loving. My Mrs. Fatima Castro, he said, and I smiled. Ito ang unang beses namin magkasama ni David bilang ganap na mag-asawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magkasama na kami habang buhay at wala akong pinagsasihang minahal ko siya. Sa kabilang banda, naramdaman ko ang pagka-plus si David sa katawan ko, kaya napangiti ako. He wants me already. Let's get out of here. Bulong niya sa tenga ko kaya hindi ko na mapigilang matawa at tumango. Napangisi siya bago kami magpunta sa kanyang, I am now Mrs. Castro. Hindi ako makapaniwala kung noon sa papel lang kami kinasal ni David, pero tingnan mo naman ngayon. Kasal na kami sa simbahan. Naramdaman kong bumaba ang hawak niya, bumaba sa pisngi at sa balikat ko. Tinagilid kong mukha ko para bigyan siya ng mas magandang akses. Hanggang sa sinimulan na namin ang unang honeymoon namin mag-asawa. Isang mainit na gabi ang aming pinagsaluhan. Wala kami sinayang na oras at maya-maya pa, sabay naming abot ng sakdulan. Sa sobrang pagod, sabay humandusay kami ni David sa kama. Tumagilid ako sa kanya para makita ang gwapong mukha ng aking asawa. David? Yes. Bulong niya habang patuloy ang paghagan sa akin. I'm pregnant. Bulong ko at bigla siyang napatigil sa ginagawa. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa akin. His jaw dropped. Tumawa ko at tinagan siya sa labi. How many weeks or days? Tanong niya ngulit hindi ko kita kung paano mabakas ang kasiyahan sa mga mata niya. 1 week. Bulong ko at sumili naman na nakakalokong iti sa labi niya. We're gonna make it twins. Bulong niya kaya napanguso ko. Make love to me again? Bulong niya ulit kaya napabuntong hininga na lamang ako. Last na to, bulong ko at nagsimula na siyang gumalaw. I love you, my Mrs. Castro, bulong niya. I love you too, my Mr. Castro, sambit ko sa kanya. Isa na namang pagsasalo ang ginawa namin hanggang sa hindi na namin makayanan dahil sa pagod. Sa kabilang banda, mabilis lumipas ang mga buwan at sinilang ko unang anak namin ni David. Wala na akong mahihiling pa sa kaligayang nararamdaman ko. Isang napaka gwapong sagol ang anak namin at pinangalanan namin tong Dustin. Kitang-kita ko sa mga mata ni Dustin ang pagiging magaling sa hindi niya matutumbasan ng kung ano man ang ligay nararamdaman ko. Baby, daddy na ako, ani David nung mangyayak-ngyak sa dahil sa tuwa. Oo, sana huwag makuha sa ni Dustin ang magaling sa pagkasalo. Pabiro kong sabi na kinatawa naman niya. Ngayon masasabi kong isang ganap na pamilya na kami ngayon. Ni David, dahil sa pagtitinidasin sa buhay namin, palalaki namin siya ng maayos at may takot sa Diyos. Dito na po nagtatapos ang kwento ni David at Fatima. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa aking munting kwento. Sana po ipatuloy niyo pa rin suporta ng aming mga paparating na bagong istorya. At bago po ako magpaalam, binabati ko pong lahat ng mga nanay,
Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Maraming salamat po.